Okay, so mga trops, this is the second time around to visit Pizza Girl. Kasi previously, nag-vlog tayo dun sa burger nila na napaka-juicy. And na-overwhelm ako dun sa lasa nun, guys. Now, we will do a review sa kanilang pizza. Kasi nga, Pizza Girl. So basically, it's pizza and then burger. So nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Advincula Road. And you can see, ay medyo okay naman ang panahon. Ayan. So, tikpan natin tong pizza nila and we'll do some katawag nito, comments about their pizza, kung ano bang lasa, and then what are the ingredients na nilalagay nila. So, let's go mga trops, samahan nyo ako at ating usisain at i-review. So nandito ulit tayo sa Pizza Girl. Ayan. Ang pangalan niya ay Altea. Ito si Ate. Ate May, syempre naman. Ate May, explain mo sa akin yung in-order ko. Ah, ito pala yung ano, waka-waka. Waka-waka. Ng Pizza Girl. Pizza Girl. Ayan. Ito naman ano, overloaded siya ng toppings ng pizza. Okay. Yung laman niya is pepperoni, bacon, mushroom, then may pineapple na siya, then cheese na siya. Anong pineapple. Cheese yung ginamit nyo? Cheddar o mozzarella? Mozzarella din yung isa din. Ah, so may mozzarella, mayroon cheddar. Okay. Good job. May olive. Onion, bell pepper. Ano yung karne yung ginamit nyo? Homemade pa yan o? Sa ground beef. Ground beef tsaka pepperoni. And then may pineapple. Pagkalipas ng lumipas. Ayan ang pizza. Ang finished product. Sige te, pa-slice na ako dyan. Ayan, yan ang order natin guys. Thank you Altea. Thank you po. Sa susunod na lang, ayan ang pizza natin. Thank you! Well, so mga trops, at kami ay pa-uwi na sana ni Mrs. Kaya naisip ko kailangan natin ng drinks. So, trinay namin itong milk tea kasi bago lang to. Well, again, hindi kayo mahilig sa matamis masyado. Pero, ayun, trinay lang namin to milk tea. Kasi nag-crave lang ako sa milk tea itong panahon na to. And bago lang to guys, ayan, may small couch. Mayroon sila ngayon, may parang sa gulong ng mugs. Mahilig sa kotse itong may-ari nito guys. Pangalan nito ay Maicha Milk Tea. Ayan, Maicha Milk Tea. Kaya tanapin nyo sa Facebook, mayroon sila at ang Facebook page. Then mayroon din silang shawarma guys. And ayan, si JC, shout out sa iyo JC. And then si Ali naman yung nasa likod. Ayan, shout out sa inyong dalawa. Ayan, so maliit lang ang store na to guys, and as you can see, sobrang liit niya lang, pero good thing about this kasi malinis, hindi dahil siguro sa bago, pero I think malinis talaga yung lugar or ginagawa niya ng beauty. So yun, so maganda yung mga design ng wall, yung ano nga tawag dyan, yung parang wallpaper nila, maganda. Ayan, mahilig sa kotse ang may-ari nito guys. So yan, tingnan natin ang kanilang menu. So ang best seller dito lods ay ang ano nila, ube makapuno tsaka ube overload. Yan, syempre lahat naman yun masarap. Ayan, yan, simple lang, maliit na pwesto pero yan, malinis, yan ang importante. May shawarma din sila dito. Authentic na shawarma. Next time, i-try natin yan. Meron kasi tayong kasabay nito. Pizza. Yeah. Pizza girl.
Yan, okay na ating order. Salamat. Ano yung pangalan mo ulit? JC. JC, tsaka si Allen. Yan, salamat. Thank you po. Next time uli, next time uli. Yan, solid yan. So yun mga ka-trops, i-unbox na natin. Grabe, no? I-unbox natin yung pizza, guys. I-unbox natin yung pizza, guys. Tapos, kakainin natin. Ayan, so... Again, this is not sponsored. Ah, hindi ito sponsored, guys. But this is the second time na bumili ako ng pagkain sa Pizza Girl. Kasi natuwa ako dun mismo sa burger nila. As in, solid yung burger nila. Promise. Recommendable talaga, guys. Panoorin nyo yung vlog ko niyan, guys. Kasi meron tayo niyan, special pizza. Ngayon, kakainin natin itong Pizza Girl. Ayan. Ito, guys, yung pizza nila. Lumalaban ang pizza nila, guys. Meaty. Ayan. Meaty pizza. Ayan. So, ang laman nito, guys, ang toppings niya ay meron siyang pepperoni, meron siyang ano ba, mushroom, beef, ground beef, tapos may olives, may pineapple, may bell pepper. Ano bang meron dito? Onion, syempre yung pizza sauce, at syempre nandito may olives din, guys. So, kuha tayo ng isang layer nito. Okay, guys, kukuha tayo ng isang slice at titikman natin, syempre naman, yung layer niya, yun. And guys, yung layer niyan, ang pangalan nitong pizza nito, guys, ay Waka Waka. So, yung best seller nila, Waka Waka. Ang size nito, guys, ay large, and then meron din silang medium size. And ang price nila yan, nilalagay ko na lang dyan sa ating screen yan, guys. Yan. So yun, tikpan natin at huwag muna natin lagyan ng hot sauce. Sarap. Then, meron din ketchup. Kung mahilig ka sa ketchup, meron din ketchup. Yan. Aba, baka naman. So guys, regarding sa taste, pizza talaga. Lasa, dahil sa maraming combination ng meat, tsaka meron siyang sweetness, which is yung gusto ko. Kasi may pineapple, mahilig ka sa pineapple. Tsaka yung mushroom, tas ang lasa mo, syempre lumalaban yung olive dito. Sarap. Tapos yung toppings, may nilagay pa siya kanina eh. Ano nga yun? May nilagay pa siyang another variant ng cheese, which is yung parmesan ata. Kaya solid. So yun, guys, if you like pizza, and then solid na budget, tika nga. Or if you like pizza, guys, na muras at masarap, again, this is not a sponsored video or vlog, pero I recommend Pizza Girl. You know, burger nila, nalasahan ko na, as in, solid. Etong pizza naman nila, okay na okay din siya, guys. Para sa price na $2.99, yung large nila, $2.79 ata, hindi ko lang bisado yung isa yung price. But doon sa price na yun, sa laki nito, 12 inches, goods na yun, guys. Kaya, tara. Eto na. Ito bago lang to, guys. May tsa dito sa katabi ng 7-Eleven. Yung papasok doon, yung maliit na talibaba. So, ang price nito, guys, nasa 120 pesos lang. So, tikman natin to. Ito yung bestseller daw nila eh. Bestseller nila ay avocado overload, avocado. Ubi overload, yes. So, shake muna natin para ganda ang lasa nito. Ayan. Bago lang to, guys. 2 days pa lang sila nang nagbukas. Kasi dati daw nasa kalayaan yung brunch nila. Pero marami kasing umorder dito sa Lancaster, kaya
lumipat sila. Wow. Yun. Ah. Grabe. Ay. Sarap. Solid. Sarap ng tsaya niya. Ang level nito guys, meron siyang siyempre flavored ng ube. Tapos yung base nito, black tea. Which is usually yung ginagamit nila sa mga tea house. Grabe. Sobrang creamy ng lasa guys. Promise. And then yung sweetness niya, siguro nasa 75% ata ito or 50%. Pero okay na rin sa akin. Balance na yung sweet niya. Siyempre yung ube, overload, damang-dama mo. And then yung pagka-creamy niya, solid. And regarding sa pearl, yung pearl niya guys, sobrang tender, sobrang pag-melt na lang sa pag kinagat mo siya yan, parang nag-melt na lang, sobrang sarap. Meron kasi ibang pearl na pag ginunguya mo, parang may natitira pang alam yung matigas na part ng pearl. Parang hindi lutong-luto yung pinaka-gitna. May ganun akong naranasan before. Pero ito, masarap siya. Lumalaban to guys. May siya. Pwede na yung price. 120, overload, malaki. 22 ounce to guys. Mayroon din sila ata 110. Or 100, di ko nakabisado. Or 110. Yung 16 ounce nila. Hindi siyempre may mga regular flavors din, and then may siyang premium. Ito kasama sa premium guys. So yun, overall nung kinain natin ngayon yung pizza, and then yung inumin natin ngayon din maitsa, both are recommendable na kanga kainan. Kasi itong si maitsa, mayroon din sinaserve silang na shawarma. Well, hindi ko pa natatry yung shawarma nila, but soon baka gawan din natin ng review. Ayun guys, so itong dalawang to, May Chai and then Pizza Girl, please try this two food stall. Sobrang sulit nila. Hindi lugi. Again, recommendable siya. Promise. So, kung mapupunta kayo dito, magagawin kayo sa Lancaster or dito sa area ng Advin Kula, mga taga Cavite or taga Manila, saan man kayo. Try nyo to guys. Promise. Sulit yung binayad nyo and quality rin yung kanilang pagkain and then serving guys. So try nyo to guys. Okay guys, so thank you so much muli sa panonood. Muli, this is Max from Max Kulit Videos. Keep safe everyone. Magandang gabi, magandang umaga. Pabush.